Isang mapagpalang gabi sa ating lahat muli. It's a Friday edition naman po sa ating Friday mentoring. And I'm so excited sa gabing ito ay mayroong bagong mensaheng Panginoon para sa atin. At lalo na po tayo, bumalik na po tayo sa ating live streaming, sa ating mentoring. Kasi wala po tayong face-to-face. May ilan-ilan na po dito ang kasama ko sa ating pong studios. Kaya I believe na ang mensahe ng Panginoon ay hindi mahadlangan kahit sa kabila ng kahigpitan ng ating gobyerno sa health protocol ay tayo pa rin isusunod bilang pagtulong sa problema ng ating bayan dahil kanina nabasa ko sa balita kulang-kulang 10,000 po yung cases. Kapon 8,000 plus, ngayon 9,000 plus na. So parang ang lakas ng parang kulang-kulang 10,000 na ngayong araw nito ang new cases ng COVID-19. So very alarming po yung balita ngayon dahil kung dati parang 5,000 lang last year yung pinakamataas. Pero ngayon umabot na ng almost 10,000 a day ang bagong cases. Kaya kailangan po talaga tayo magseryoso. Hindi lang po tayo mag-iingat sa ating pong sarili. Hindi lang po tayo mag-practice po ng social distancing, always wearing the face mask, face shield, disinfectants. Pero ang mahalaga sa lahat po, tayo ay taimtim na nananalangin sa ating Panginoon dahil naniwala tayo na everything is still under the power of God. So, kaya ngayong gabi, kailangan po nating palakasin ang ating pananampalataya. Huwag tayong manghihina, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi tayo magpaipikto sa maraming mga problema ng panahon ngayon. Huwag tayong sumabay sa karamihan ng mga tao sa mundo na litong-lito at naging hopeless na, sabi nga ng balita, sa Philippine Mental Health Center ay tumataas po ang bilang ng tumatawag sa kanilang tanggapan na nagsasabi na gusto nilang mag-commit ng suicide, gusto nilang magpakamatay na lang kaysa humarap sila sa takot ng COVID-19. Marami ding nagsasabing di sila makatulog, di sila stressful ang buhay nila, alalang-alala sila kung ano ang gagawin nila, saan sila magtago at paano sila makasurvive. So, actually, kapag tayo po ay walang malakas na pananampalataya sa ating Panginoon, magkaroon din po talaga tayo ng takot at pag-alala. Kaya nga, sa gabing ito ay nararapat na ating pakinggan ang salita ng Panginoon. Dahil walang ibang magpapalakas sa ating buhay, kundi number one ang ating Panginoon. Siya ang ating tagapagtanggol, siya ang ating sandigan sa oras ng kagipitan, sa oras ng trahedya, sa oras ng panganib, sa oras ng kalamidad at sa oras ng mga katulad nito, pandemic, world pandemic. Alam natin na ang Diyos kailanman hindi siya natutulog. Kaya gusto kong basahin ngayong gabi ang isa sa mga serious topic natin. Kung alam nyo, binanggit ko palagi na this month of March, ang ating serious topic is about faith. It's about faith that will conquer every impossible. Bakit po tinatopic po natin ang kahalagahan ng pananampalataya ng isang tao sa Diyos? Kasi nga po, kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, maliligaw po tayo ng landas. Wala po tayong pag-asa. Wala po tayong sandigan at wala po tayong pananahanan sa ating buhay. Kasi naniwala po tayo na ang Diyos lang po ang makatulong, ang Diyos lang po ang makapag-prevent, ang Diyos lang po ang makapag-control, kung gustuhin po talaga ng Panginoon. Siguro ang iba nagtatanong, Bishop, kung kaya ng Diyos pahintuin ang virus, bakit hindi pa po niya pinipigil? Alam mo, hindi po rin po natin pwedeng diktahan ang Panginoon. Kasi sabi nga ng Bible, my plan is not your plan. My will is not my will. So, nakalagay sa Bible na ang plano ng Diyos ay hindi katulad sa plano natin. Ang kalooban ng Diyos ay hindi kalooban natin.
kung tayo ay gustong-gusto na matigil na ang COVID-19 sa ating panahon, wala namang masama doon kung yun ang gusto natin. Ang ating pwedeng gawin ay dumalangin, manalangin tayo sa Diyos. Nadinggin ang Diyos ang ating mga panalangin na sana humupa na, tumigil na ang world pandemic nito. Pero guys, mga kaibigan, mga kapatid, pero ngunit kung gusto ng Diyos na pataasin pa, kung gusto ng Diyos na ituloy pa niya ang pangyaring ito sa mundong ito, wala po tayong magagawa kasi siya po ang may control ng lahat. Alam naman po natin na ang buong universo, ang mundo ay ilalim sa kanyang kapangyarihan at kapamahalaan. Kaya anong gagawin natin? Kailangan tayo magtiwala sa kanya. Kailangan tayo mananangan sa kanya. Kailangan natin sa kinalanin bilang Panginoon sa kapagligtas ng buhay natin. Kasi alam mo, sinisikap ng ating gobyerno, ang bawat bansa nagsisikap na paano ma-prevent ang pagkalat ng virus nito. Mayroon ng tatlong virus, yung UK variant virus, yung African virus, at saka yung dating COVID-19 virus. So, it is under the control of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, anong gagawin natin? So, basahin natin ang ating text ngayong gabi. Ito po ay makita sa Mark chapter 9, verse 14 hanggang verse 29. Ito po ay istorya sa isang lalaking bata na pinagaling ni Jesus sa kanyang epileptic, sa kanyang sakit na he saw a great multitudes around them, and scribe disputing with him. Immediately when they saw him, all the people were greatly amazed, and running to him, greeted him. And he asked the scribe, "What are you discussing with them?" Then one of the crowd answered and said, "Teacher, I brought you my son, who has a mute spirit." So hindi lang siya epileptic, kundi mayroon siyang mute, no? Spirit. "And whenever it sees him, it throw him down. He foams at the mouth, gashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not." He answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me." When they brought him to him, when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. So he asked his father, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said with thirst, "Lord, I believe. Help my unbelief." When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "Deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more." Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had come into the house, his disciple asked him privately, "Why could we not cast out it?" So he said to them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." So God bless the reading of the word. Now, dito po, ang ating pong
Subtopic ngayong gabi is about faith that can change the impossible. Faith that can change the impossible. Okay. So dito sa story ito, alam mo, itong buwang ito ay binanggit ko na ito ay serious topic po natin about sa pananampalataya. Dahil gusto natin na lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Lalo na po ngayon sa panahon ng crisis, kailangan na kailangan po talaga. Hindi pwedeng optional sa atin na kung tayo ay mananampalataya sa Diyos or hindi. Hindi po natin pwedeng optional na tayo ay magtiwala sa Diyos o hindi. Ngayong panahon ito, wala na po tayong choice. Wala na tayong choices kundi maniwala sa Diyos. Otherwise, saan na lang tayo magtago? Saan na lang tayo kukubling? Sino na lang ating malalapitan sa panahon ng matinding kagipitan? Sa panahon ng crisis, sa panahon ng trahedya, alam natin kahit sa panahon ng Israelita, napakaraming mga tragedy, napakaraming mga crisis, mga calamities ang nangyari sa kanilang panahon, but along the way, ang Diyos lang ang nakatulong sa kanila. Now, ito pong istoryang ito, ito yung istorya sa isang batang lalaki kung paano siya pinagaling sa kanyang pagkapipi, no? At sa pagkabingi, no? So ang babae, ang lalaki ito ay bingi at pipi, no? Dahil sa mayro pong masamang espiritu na pumasok sa kanya, no? At ang sabi ng Bible na ang batang ito kapag sinumpong ng kanyang sakit, ano po, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumitigas ang kanyang bibig at naglupasay siya. Para siyang wild na napupunta sa tubig, napupunta sa apoy, para siyang epileptic, no? Na pag ikaw ay tinupak ng epileptic, wala kang magawa kung nangingisay ka, kung ikaw ay nahulog sa tubig, nahulog sa apoy, malulunod ka talaga or masusunog ka. Kasi nga, out of control mo ang sarili mo para ikaw ay pigilan na ikaw ay hindi mapunta sa tubig. Pero alam mo, itong sakit na ito ay isa sa pinaka-tremendous, no? Isa sa pinakamalupit na klaseng sakit. Bingi na siya at pipi pa. Ibig sabihin, hindi siya makarinig at hindi rin po siya makakapagsalita. So, anong ginawa po ng magulang ng batang ito, no? So, kasi po ito'y bata, so maaaring wala pa siyang sariling pasya, wala pa siyang sariling kakayahan, kaya ang magulang po ang nag-alalay sa kanya. So, ang una po, usually, yung apat na sekreto ng tagumpay, yung apat na sekreto kung paano tayo magkaroon ng milagro, magkaroon ng himala sa ating mga problema. Ito, sa istorya ito ay tungkol ito sa sakit, no? Pero sabi ko nga, ang pananampalataya hindi lang nagagamit sa kagalingan sa physical na sakit. Ang pananampalataya, applicable, magagamit pa rin siya kahit doon sa mga crisis. Pag tayo ay nasakit na ng panganib, nasa trahedya, nasa pandemic, or tayo ay nasa matinding pangailangan, kailangan po natin ang malakas na pananampalataya. Faith can change the impossible. Faith can move mountains. Faith can release miracles into our life. Kapag tayo po ay ina-activate po natin ang ating pananampalataya. So ano man ang ating problema sa panahon ito, guys, ikaw man ay natatakot. Siguro ang sakit mong ito ay hindi literal na sakit. Hindi katulad sa isang batang lalaki ito na siya po ay may sakit na pagkabingi at pagkabulag. Maaaring ang sakit mo ay takot, stress, or depression, or
Di ka makatulog, di ka mapakali. Marami kang anxiety because of what is happening now. Now guys, mga kapatid, sa gabing ito, I have good news for you. If Jesus still healed the boy, the deaf and mute boy, na kung saan sabi ng tatay, nung tinanong si Jesus kung gaano katagal na po ang kanyang sakit, ang sabi ng tatay, since birth. Yung kanyang pagkabingi at pagkapipi ay mula sa pagkabata. Ibig sabihin, inborn po ito. Yung sakit na ito. So kung ito'y inborn, hindi basta-basta ito na mapagaling lang ng ordinaryong tao o ordinaryong pananampalataya. Ito, makita natin yung factors why this little boy was able to receive his miracle. Unang-una, nakita natin na itong magulang ng batang lalaki na may sakit, nakarinig sila tungkol sa balita, tungkol kay Jesus. Again, the most important is that the four factors of your miracles, number one is listening the message of the word. So, no doubt na itong magulang ng babaeng ito, ng lalaking ito, ng batang ito, ay nakarinig tungkol sa ginawa ni Jesus. Kaya dito sa verse 40, ang sabi dito, and when he came to the disciple, he saw a great multitude. So, si Jesus lumapot sa mga alagad niya at nakita niya ang napakaraming tao kasama ang mga eskriba na nagtanong-tanong at nagdidibate tungkol kay Jesus. Verse 15, immediately when they saw him, all the people were greatly amazed and running to him, greeted him. So, nung nakita nila si Jesus, ay nagsilapitan ang maraming tao at kinukumusta siya. At tinatanong ni Jesus ang mga eskriba, ano ang pinagdibatihan ninyo? What are you discussing with them? Then, isa sa mga tao na doon, the one of the crowd answered and said, Teacher, I brought you my son. Isa pala doon sa crowd na yon, ang tatay na may dala ng kanyang anak na lalaki na bingi at pipi. What are you discussing? So, ang sabi, Teacher, I brought you my son who has a mute spirit. And whenever it sees him, it threw him down. He foams at the mouth, gashes his teeth, and become rigid. So I spoke to your disciple that they should cast it out, but they could not. So, una-una, narinig ng tatay ang tungkol sa balita sa ating Panginoon. They were able to listen. Napakalaga po kaya po yung panahon ito po. Napakaraming mga balita ngayon sa mundo na nakakahilo, nakakalito, nakakatakot ang iba. O minsan pag broad-minded ka, I mean, pag short-sighted ka sa isip mo, sa mga balita, talagang matatakot ka. Kasi yung mga balita ay nakakatakot talaga pag hindi ka aware. Dahil siyempre tumataas ang kaso, nagkaubusan ng gamot, nagkaubusan ang nagkaubusan ang bakanting mga bed sa ospital, nagkaubusan ang mga gamot. So, iniisip natin kung nangyari sa atin, paano na lang. So, itong nangyari, so, lumapit yung tatay kay Jesus nung narinig niya ang balita na si Jesus ay darating. At yung isa sa kanyang problema ay ang kanyang anak na pipi at bingi. So lumapit siya, ang sabi niya, Teacher, dinadala ko po yung aking anak sa iyo. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad pero hindi niya mapagaling. Sabi niya, hindi mapagaling ng mga alagad. So ang sabi ni Jesus sa mga tao at sa mga alagad, He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you?
Bring him to me. So, alam mo, napaka kitang-kita ng Panginoon na itong mga taong ito ay walang panampalataya. Kaya nirebuke niya, oh, faithless generation. Ang pinaka-factors dito kung bakit nagkaroon ng kagalingan ang batang lalaking ito sa kanyang sakit. Dahil una-una, naniwala yung kanyang tatay, yung kanyang magulang. So after na pakinggan ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa kanyang tatay, tatay ng batang lalaking may sakit, ang pangalawa ay naniwala siya. Guys, sa gabing ito, anuman ang mensahe na marinig natin sa Word of God, anuman ang kalagayan natin ngayon, saan ka man ngayon, sa mundo, anuman ang kultura, anuman ang bansa mo, anuman ang kinamulatan, anuman ang kalagayan mo sa buhay, anuman ang problema ang kinakarap mo ngayon, I have good news for you, friend. Because God can change the impossible things to happen. God can still give us healing, miracle healing. So, naniwala. So, sabi ng Panginoon, oh, faithless generation. Totoo ba na sa panahon ito, napakarami mga tao ngayon ay faithless. Pag sinabing faithless, walang panampalataya. Ang mga tao ngayon, nabuhay na lang sila sa to cease to believe. They are just living in the natural. Madalas sinasabi ng Panginoon na the just shall live by faith. For we are living by faith, not by sight. Ang mga taong matuwid na bubuhay sa pamagitan ng pananampalataya, hindi nabubuhay ayon sa nakikita. Kaya ngayon, maraming tao na kinakabahan, maraming tao hopeless, maraming tao litong-lito, maraming tao gusto mag-commit ng suicide sa mundo dahil una-una, wala silang panampalataya sa Diyos. Hindi nila alam kung sino ang kanilang pagtitiwalaan. Katulad dito, sabi ng Panginoon, oh, faithless generation. Pag ikaw isang tao at tumitingin ka sa nakikita mo, sa reality ngayon, lalo na pag pinakinggan mo yung mga balita ngayon, nakakatakot po talaga. Sipin mo ngayon, record breaking ang atong araw na ito. Kagabi, mataas ang gabi kasi halos 9,000 gabi. Ngayon, tumaas pa. Bukas kaya. Sabi ng balita sa Jimmy 7, record high breaking ang news ngayon. Sa new cases for this day, kulang-kulang 10,000 po ang nadapuan ng sakit ng COVID-19. Ngayon, kung ibabase mo ang puso mo at ang isip mo dyan sa bilang na yan ng na kapitan ng COVID-19 na yan, matakot ka. Magkaroon ka ng kalituhan dahil tumataas na. Pero sa mga taong may pagtitiwala sa Diyos, kahit tumataas pa yan, kung meron kang sulid na paniniwala sa Diyos na ang Diyos ang mag-control, ang Diyos ang mag-protect sa atin, happy ka pa rin, mapayapa ka pa rin. Walang epekto sa iyo ang pangyari. Bakit? Meron kang Diyos na sinasandalan. Meron kang Diyos na magpo-protect sa iyo. Lalo na kapag ikaw ay mayroong pananampalataya sa Kanya. Kaya kailangan natin, sabi ni Lord, oh, faithless generation, how long shall be with you? Hanggang kailan ako sasama sa inyo? Hanggang kailan ako magdadala sa inyo? Dalhin niya dito ang bata. So, dahil nga, kaya hindi napagaling na mga alagad ni Jesus ang batang bingi at pipi. Dahil una-una ang kaya mga alagad ay wala ring pananampalataya. Kulang din sa pananampalataya ang kanyang mga alagad. Kaya ang sabi ni Jesus, of faithless generation. So sabi, sige, dalhin niyo ang bata. Noong dinala ang bata palapit kay Jesus,
So ang sabi dito, then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him. Kasi nga, mayroong evil spirit inside the boy. Nung ito'y nakita na palapit sa Jesus, naglulumpasay ang masamang espiritu sa loob ng bata. Naglulumpasay, and he fell on the ground at wallowed foaming at the mouth. Naglulumpasay yung bata na pinasukan ng masamang espiritu at naglulumpasay sa lupa. So tinanong siya ng kanyang ama, how long has this been happening to him? Kailan ito at kailan ito pumasok at nagkaroon sa kanya? Sabi ng magulang, since birth. Then, and often he was thrown, sabi ng tatay, madalas po siya ay naitapon sa apoy, naitapon sa tubig, nahulog sa apoy sa tubig para sirain siya ng masamang espiritu kapag siya po ay sinumpong. Walang magawa yung bata eh. Pag inalipin ng masamang espiritu, nangingisay siya. At kung siya abutan sa tubig o apoy, kawawa yung bata. Kaya ang sabi ni Jesus, but if you can do, sabi nung tatay, but if you can do anything, have compassion on us and help us. Sabi ng tatay, alam ko may magawa po kayo. Kung magagawa po niyo ang lahat ng bagay, mahabag po kayo sa akin at tulungan niyo kami. And Jesus said to him, itong tanong rito ng Panginoon, if you can believe, all things are possible to him who believes. Rito ang sinabi ni Jesus sa kanya, kung makapaniwala ka, ang lahat ng imposible ay maging posible. Sa lahat ng tao na naniniwala sa Diyos. Mga kapatid, sa gabing ito, makita natin, linaw na linaw po, na isa sa pinakasikrito kung bakit ang Diyos naghimala, kung ang Diyos gumagawa ng milagro, doon sa mga taong mayroong malakas na pananampalataya. Again guys, in performing our ministry, sa ating pagpapastor, sa ating mission, sa ating ministry sa local church, sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, sa ating pag-aaral, o ano man ang ating ginagawa, kailangan natin ng mayroong pananalig sa Kanya. Lakasan natin ang ating pananampalataya na kahit maraming negatibo, we will remain positive in every challenges. Maniwala tayo, patuloy tayong maniwala. Kahit ano pang sinasabi ng paligid. Nakita natin dito sa senaryong ito, napakaraming tao walang pananampalataya. Ang meron lang itong pananampalataya, yung tatay nung batang lalaki. Kaya nasabi ni Jesus, oh, faithless generation. Kitang-kita ni Jesus na mga taong ito walang pananampalataya sa Kanya. Wala silang paniniwala sa Diyos. At wala silang paniniwala na God, the God whom they believe, the God whom deserve is the God of miracles. Katulad din po natin ngayon, napakaraming tao sa panahon ito. Kahit mga Kristiyano na, faithless pa rin. Kahit matagal ng Kristiyano, kahit mga leaders na, wala pa rin pananampalataya. Puno-puno pa rin ng pagdududa at pag-alinlangan. Guys, gusto ko sabihin sa atin ngayong gabi, tama na ang pagiging faithless generation. Tama na ang pagiging unbelief sa buhay natin. Whatever obstacle, whatever challenges and hardship that we encounter, whatever pain, whatever problems that we are facing for today, believe in God, that in God nothing shall be impossible. Kasi yun ang sinabi ni Jesus eh, if you can believe, all things are possible to him who believe. Sa mga nanampalatay sa Diyos, lahat ng imposible maging posible. Kaya itong COVID-19, malalampasan po natin to sa mga naniwala sa Diyos. Sa mga nagtitiwala sa Diyos, we are an overcomer in this hard time. We are victorious in this struggle of life, in this world pandemic, because the God whom we serve
is the God who is greater than any virus in this planet Earth. Kaya, una, nakinig, pangalawa, naniwala, pangatlo, kumilos sila according to their faith. They acted. The Father acted his faith. Anong patunay na gumalaw ang tatay nito sa pananampalataya? Kasi dinala niya kay Jesus ang anak niya. Kung hindi siya naniwala na si Jesus makapagpagaling sa kanyang anak may sakit, hindi niya dalhin ng kanyang anak na may sakit. Kaya nung nakita ni Jesus na mayroong malakas na pananampalataya ang tatay ng bata, sinabi niya, if you can believe, all things are possible. Nung nakita ni Jesus na mayroong malakas na pananampalataya ang tatay ng bata, then Jesus said, immediately, the father of the child cried out and said with thirst, Lord, I believe, help my unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit and saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Ikaw, espiritu ng pagkabingi at pagkapipi, inutusan kita, lumabas ka mula sa bata at huwag ka nang bumalik. Alam mo, ang mga masamang espiritu, napapalayas po natin sa pangalan ni Jesus. Evil spirit, demon spirit, we can command them to come out from every body who has suffering from sickness and disease. We can command the problems to come out from our lives and go away to a far place at di na sila babalik. So yun po ang ginawa ni Jesus nung sinabi ng tatay, yes, I believe. Alam mo, faith lang talaga. Sabi natin, faith lang talaga. Amen? Faith lang talaga. Kaya hindi natin nagawa kasi wala tayong pananampalataya. Faith lang ang kailangan. Believe whatever things you do, believe that you can do it. Your ministry, sa mga C-leader, sa mga network leader, sa mga G2 leader, believe that you can make your 12. Believe that you can develop your 144. Believe that you can rescue those backslider, those Christians who are tiring of serving God. Encourage them again. Believe that you can invite people in your ministry. Believe that you can be progressive in your business. Believe that you can be victorious in every struggle and every challenges in life. Believe lang. Simple lang. No? Alam mo, ang daming parts sa Bible. Bakit nangyari ito? Because they believe. Kaya ang main factors dito, if you want to experience tremendous breakthrough in your life, whether it is sickness physically, spiritually, mentally, emotionally, financially, and materially, if you are struggling in your business, nahirapan kang magpalago, marami kang kausap pero napaka-negatibo mga tao, believe that you can conquer. Meron kang one day sa sarili mo. Nung narinig ng masamang espiritu, ang sabi, the spirit cried out, convulsed him greatly and came out of him. And he became what? One. He became as one dead. So that many said, he is dead. But Jesus took his hand and lifted him up and he arose. Kita natin? Nung lumabas na ang masamang espiritu sa bata, parang nabulagtang patay yung bata. Napagod eh, kasi timo, pinapangisay ng espiritu. Yung taong na demon possessed, mangingisay. Walang kapaguran, pero actually hindi yung galaw ng tao, galaw yun ng masamang espiritu na pumasok sa kanya. Nung sinabihan ni Jesus ang masamang espiritu, lumabas, lumabas, walang magawa. Lumabas sa bata, iniwan ang bata, and then ang bata nagkaroon ng complete healing. And he received the complete healing. So ngayong gabi, gusto kong manalangin sa atin. Anuman ang ating problema, anuman ang ating mga crisis, anuman ang ating mga sakit,
Ito may sakit sa bulsa, pagsabing sakit sa bulsa, sakit peripera ang problema, sakit sa katawan, physical pain, sickness, or maari ang sakit natin ay hindi sakit sa bulsa, hindi sakit sa katawan, kundi sakit sa isip, sakit sa takot, sakit sa depression, sakit sa anxiety. Kapatid, I have good news for you. Jesus will give you peace. Jesus will give you joy. Jesus will give you assurance that in this hard time, the Lord will not leave you nor forsake you. He is always with you unto the end of the age. So I encourage everyone to believe in God. Trust Him. Kahit ano pang mangyari, huwag kang bibitiw sa pananampalataya sa Diyos. Huwag kang hihinto sa paglilingkod. Huwag kang bibitiw sa paglilingkod sa Kanya at pananampalataya sa Kanya. Because you are now in the right track. Magtitiwala tayo sa Diyos. Ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating negosyo. Kasi sa Diyos, ang imposible maging posible. Dahil sa Diyos, ang mabigat gagaan. Dahil sa Diyos, ang mahirap madali. Dahil sa Diyos, ang sakit gagaling. Dahil sa Diyos, ang wala magkaroon. So I challenge you everyone sa gabing ito, guys. Kayo pong nanood sa ating live streaming, pray with me. Agree with me by faith. Expect your miracles of healing today. Especially in the COVID-19. Manalangin tayo, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Maraming salamat sa opportunity na binigay mo sa amin, Panginoon, na kami ay makarinig ng mensahe ng pag-asa, mensahe ng pananampalataya, na sa kabila ng lahat ng crisis, Lord, mananatili kaming matatag, manatili kaming mananampalataya sa inyo, magtitiwala sa inyo, Lord, kahit anong mangyari. Dahil alam namin na ang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, Panginoon, it will release miracle in our life. Thank you so much, Father God. Lord, ang lahat ng nakasubaybay sa programang ito, sa aming live streaming broadcast, Lord, anuman ang kanilang mga karamdaman physically, mula ulo hanggang talampakan, Lord, just continue to release our faith and we ask your miracle healing power, Lord. Sa lahat ng may sakit, hipuin mo sila, Ama, wala ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. And in the name of Jesus, I command every sickness and disease in every body's body right now. In Jesus' name, I command every pain, every sickness, every hardship, obstacle, fear, anxiety, brokenness, depression, emotional wounds, Lord. I command you in Jesus' name, come out from that body right now, wherever you are. Leave that body in the name of Jesus. Because that body was being bought by the blood of Jesus. Leave him alone. The spirit of pain and sickness, come out from that body in the name of Jesus Christ. And I declare healing in Jesus' mighty name. I declare victory. I declare protection. I declare overflowing blessings that will happen to every sons and daughters of God right now and forever. Lord, thank you for your continuous protection upon us, Lord. Naniwala kami, Panginoon, we are an overcomer and we are victorious one because you conquer the world. Thank you so much, Father God. Pagpalain mo ang lahat, Ama. We realize, Lord, and we remember our beloved brothers, Missionary Victor Santiago, Father God. I pray him today. Kahit malayo man siya, Panginoon, sa oras nito, but I believe there is no distance and limitation of your power. Hipuin mo po si Brother Vic, Lord. Wala ulog at talampakan. Upang maranasan niya ang miracle of healing sa kanyang karamdaman, complete healing, I declare in Jesus' name, shall happen into his life.
sooner and later, Lord. Thank you so much for the healing. Thank you for the complete healing of missionary Big Santiago and also complete healing of Pastora Elizabeth Bulanyo and all other members na may makaramdaman, Lord. Today, we declare miracle healing, miracle after miracle. In Jesus' mighty name, everybody say amen and amen. So guys, sa gabing ito, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-click ang bell button upang ma-update po tayo sa ating mga latest video sa ating YouTube po. So maraming salamat po sa gabing ito at thank you so much na tayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah. God bless you and good night. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Faith without action is dead. God's intention for us is to grow and strengthen our relationship to Him, to the ministry, and to the vision. Let us elevate our leadership by attending these great opportunities. Our regular Sunday worship services that starts at 8 a.m., 10 a.m., and 2 p.m. Our Tuesday cutting-edge leadership training and Friday mentoring with Bishop William August at 7 p.m. Take heart and elevate our faith.